Viral video pa rin. Traffic enforcer na nanapak ng motorista. Bakit nanapak si traffic enforcer? Ah, DPOS to. O ano nangyari? Pasablatan ako. Eh, ginagawa ko naman ang paraan eh. Pero huwag niyo ako mumurahin. Sino nagmura sa'yo? Ikaw, minura mo ako eh. Paano kami nura? Oh, sabi mo, puto. Huwag kang ano. Sabi mo sa akin. Ikaw ang nagmura. Oh. Ito mga to. Naplatan ako mga boss. Sino nagmura sa'yo? Ayan, ikaw mismo. Ikaw. Sabi mo, puto. Bilisan mo dyan, sabi mo sa akin. Mr. Danny Uzi, magandang hapon po, Sir Danny. Magandang hapon po din, Sir. Sir, naku, kitang-kita sa video na napak ka, Sir, ng isang motorista. Ba't niyo po ginawa yun, Sir? Actually, Sir, hindi naman po yun sa pak, Sir. Yung cellphone niya po yung hinawi ko. Saka nagkakayos na rin po kami, Sir. Napatawad niya na rin ako rin sa pagkakasira ko sa cellphone niya. Nagkausap na po kami. Okay na kayo? Opo, ngayon lang po. Sir, ano ba pinagawa niyo talaga, Sir? Dalawa? Regarding lang doon po, hindi lang po kami nagkaintindihan doon sa ano, nung mga time na yun. Kasi po, kami po yung clearing sa mga kalsada po sa mga obstruction dahil natasan po kami na agapan yung nag-iikot po ng mga DILG. Eh, nagkataon lang naman po na nagdaan namin, Sir. O, kaya, hindi lang po nagkaintindihan po, pero nagka-ice na po kami, Sir. Humingi na rin po ako sa kanya ng pasensya kung na-damage ko man yung cellphone niya. Ayos naman po, masakit nga lang po noon, tanggal na ako sa trabaho ko. Nahiya nga po ako sa mayor namin dahil sa pangyayari na yun. So, ibig sabihin, Sir, sibak ka na? Opo. So si Baka na, tapos ngayon, nagkausap na kayo, hindi ka na niya kakasuhan para hindi ka na makulong. Opo, sabantalin ko na rin po itong pagkakataon na to. Hihingi na rin po tuloy ako ng pasensya sa mayor namin sa nagawa ko dahil nabigla lang din po ako. Pero actually po, hindi naman po yun sa pakhawi po yun ng cellphone. Sige po, sir, sige. Banggitin niyo po yung mga taong gusto niyo hingin ng pasensya at kung saan kayo nagtatrabaho, lahat-lahat. Kumbaga, public apology po, sir, doon sa mga taong gusto niyo hingin ng public apology. Unang-una po, sa mga naming Mayor Joy Belmonte, kung nakapagdulot pa ako ng konting kahihiyan, gawa ng mga pangyayari na yun, eh, hihingi po ako ng pasensya. At pangalawa po, doon po sa taong nakasagutan ko, at salamat naman po at tinanggap niya yung aking paumanhin, at nagpapasalamat din po ako sa Diyos, kahit paano nabawasan na yung aking pag-iisip na problema. Trabaho niya lang po ulit ang kailangan ko. Yun lang po siguro po. Magandang hapon po, Attorney Inton, sir. Magandang hapon po, Sir Rafi. Si Mr. Danilo Uzi, sa kabilang linya, totoo ba, sir, siya po'y tinanggal niyo na sa pagiging traffic enforcer? Well, una, hindi pa po siya traffic enforcer. Siya ay OJT status pa lamang. Mm-hmm. Kaya yung kanya pong application, hindi na po namin tinanggap. So, ibig sabihin, wala po siyang connection na sa opisina. Sayang, nakapag-training na siya. Pero nangyari nga to, kaya na-rejected yung kanyang application. At totoo ba, sir, na nag-usap na raw sila ni Mr. Zaldi Eugenio, yung pong nasa PAC niya? Opo, nakapag-usap sila sa harap natin, humingi siya ng tawad, pero we assured si Zaldi na hindi naman pwedeng ganun lang at kailangan nga na madisiplina rin po itong si Danilo. Okay, when you say madisiplina, ano po yung ito ibig sabihin nun? Ito na siya po tanggal na sa ano po sa pagiging OJT. So attorney, hindi na magsasampa ng kaso sa korte itong si Mr. Eugenio? Yun po ang kanyang sabi, kaya hindi ko pa alam, pero yun po ang sabi niya. Yung pag-uusap nila sa harap ninyo, sir, opa, maging maayos naman yung pag-uusap. Opo, naging maayos. At alam niyo, nagpapasalamat nga po kami din sa complainant na naging maayos yun at tinanggap niya yung sorry ni Danilo. At ito naman si Danilo, sana magsilbing aral sa kanya to. Itong bagay na to. So, ibig sabihin, sir, nagkayo sana. So, hindi na magsasampa ng kaso si Mr. Eugenio at ito pong si Mr. Uzi ay hindi na ho ninyo tinanggap yung kanyang application kasi OJT pa lang siya. Hindi nyo na po gagawin siyang regular. Ako, mahirap po kasi na OJT ka pa lang ay may ganun. Tama nga naman. Incidente kasi, although, alam nyo, Sir Rafi, tayo bilang head ng task force, alas 4 ng umaga hanggang alas 2 the following day, talagang naano po talaga itong mga tao natin. Kaya, minsan talagang ganyan, sa dami rin po ng pasaway sa lansangan, ang kailangan po talaga dito, pase-seminar ko na po yung mga tao, including myself, no? Anger management. Bakit pati kayo, sir, kailangan ma-seminar? Para mapakita po natin na included pa, kasi kahit ako po, minsan talagang
sa init eh. Tao lang po tayo, kaya palagay ko, kasama po akong dapat i-seminar namin para pantay-pantay po kami lahat dito. Kanina sir, bago kayo nakausap, si Mr. Uzi humingi po ng public apology rin. Bukod doon kay Mr. Eugenio, maging po sa inyong mayor dyan, kay Mayor Belmonte, pati na natin sa inyo. Mr. Uzi, hindi ka pa ata nakapag-sorry kay Atty. Inton. Yan, nakikinig sa Atty. Inton, pwede na kang mag-sorry kay Atty. Inton. Opo, boss, pasensya na rin po sa nagawa kong kahihiyan. Pero kahit wala ka na sa opisina, huwag na tayong gagawa ng ganyan sa ating pakikihalimuha sa tao. Mahirap yung mainitin yung ulo natin nang wala sa lugar. Okay, well said. Opo, boss. Sige po. Attorney Inton, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Attorney Inton. So, Mr. Uzi, sana po, yan ay nagsilbing leksyon sa inyo at hindi nyo na po ulitin yung maging manitin ng ulo at basta na lang manapak ng tao. Okay, sir? Promise po, hindi na po maulit yung kahit kanina, hindi na po. Sige, sir. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Uzi. Ayun, solved na. Nag-public apology. Nasibak. At ngayon, jobless siya. Despite that, nag-public apology, pero hindi na siya sampa ng kaso sa korte. Bagamat yan po ay hindi pumunta sila rito, marami kasi mga netizen na nagtag po sa amin. Salamat dun sa mga netizen na nagtatag.